ano mo, parang secret mo to success, saka kung may magbibigay kang tips, mga gusto mo? Yung unang-una, bago kayo mag-business, talaga ipon po, ipon. Pakalingan, ako po, 10 taon po ako nag-ipon eh. Hindi ako gumigimik, hindi ako gumagala. Tapos, hindi ako nakajo. Gusto ko lang. Pero, ayaw ni Lord. Na-try ko, pero walang love life. So, nag-ipon po talaga ako. Nag-iipon ako, siyempre, para sa future. So, nag-ipon po ako ng 10 taon. Tapos, hindi lang po puro ako, naghanap po ako ng tao. Importante kasi tao po eh, yung paligid tao. Kung sino malapit sa'yo, naghanap ko. Meron ako friend na super magaling na chef. Yung chef niya, 25 years chef sa Korea. Tapos meron din po ako business partner, sobrang... Yun, sa loob ng 10 years, importante talaga tao. Yung pakatiwala mo, tapos may kanyang-kanyang talent. So nabuo ko po yung team ko, sabi ko, gusto ko din parang Korean style start here in the Philippines. Yung Filipino company with Korean color. So Korean color, Korean style with Filipino people. Lahat ng employee po namin Filipino. So sabi ko 2010 po ako nag-start. 2020 gusto ko talaga mag-negosyo eh. So 2020 nag-umpisa from start. Start from small. Nag-start po ako ng kimchi. 99 pesos. Tapos nag-isipan ko first store ng Ducup cup rice with kimchi. Tapos during pandemic, talaga nakita ko na isang salon na nagsara. So sabi ko, pwede ako na lang gawin yung salon. Dahil marami ako kilala ng hairstylist na magaling. So tinuloy ko salon. Tapos na-meet ko yung chef. Sobrang sarap ng pagkain. Tsaka willing siya mag-work with Filipino chef. Gusto niya talaga magbukas ng iba-ibang branch with Filipino chef. He's willing to teach a lot of Filipino chef. So natuwa ako yung puso niya. So nag-open po ako talaga ng Korean casual fine dining. Kasi pag samgyupsal ulit, baka gusto ko iba naman para makuha ng para ma-experience din yung mga kababayan natin ng iba-ibang Korean food. Ganon din naman eh, sa ibang bansa. Baka pag puro sinigang na restaurant, gusto ng ibang Pinoy magbukas ng kare-kare, di ba? Hindi naman sinigang lang yung, di ba? So, ganun din po ako. Gusto ko ma-experience ng traditional food para sa mga Pilipinas.